bagong aircraft carrier ng China, sira agad. Ang tanong, totoo ba? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong video. Mga kaambus, may balita na naman tayo. China, problemado na naman dahil sa bago nilang aircraft carrier, ang Shandong CB-17. Ayon po sa pagkakakuha ng dalawang larawang ito sa pamamagitan ng satellite, ay kitang-kita po ang malaking crack at sira nito sa flight deck. Ano nga ba ang dahilan? Bakit ang bilis ng pagkakasira ng Chinese aircraft na ito? Ito po ay isang patunay na ang gawang China ay talagang walang tibay. Hindi katulad ng mga gawang Amerika, Israel, Europe ay talagang matitibay, dekalidad at subok na. Ang aircraft carrier ng China ay napakabilis masira dahil daw sa malakas na pagsabog at malakas na apoy nito. Kaya napakabilis matunaw at nag-iwan po ito ng malaking pinsala at crack sa flight deck. At ang isa pang dahilan ay ang malimpag landing ng kanilang fighter jet. Akala ko ba napakatibay ng aircraft ng China na pinagmamalaki sa bansang Amerika? Diyan sila nagkakamali, mga kaambos. Ang kalidad ng mga kagamitang militar ng Estados Unidos ay sobrang tibay at subok na. Sa totoo lang daw, ang aircraft carrier na ito ay hindi naabisuhan sa mga pagpapatrolya o anumang pagsasanay matapos itong kumpirmahin ng isang tagapagsalita ng Chinese People Liberation Navy Army na nagsagawa ito ng pagsasanay sa South China Sea. At ayon naman po sa USS Reagan, CBN-76, ay pumasok nga po ito sa South China Sea. At ang nasabing Chinese aircraft carrier ng China, ang Shandong, ay bumalik nga daw sa Sanya Hainan Island upang maiwasan daw ang anumang banggaan sa Estados Unidos. Uy, ano daw? Iniiwasan. Bakit pag ang Amerika nasa South China Sea, iniiwasan nila? Pero bakit pag ang maliliit na bansa ang nasa South China Sea, binubuli agad nila? Ano yun? Namimili lang? Mga kaambus, ito'y opinyon ko lamang. Kung bibili ka lang din ng isang bagay na matibay, doon ka na sa dekalidad at subok na. Kaysa naman sa gawang China na wala kang kasiguraduhan kung tatagal ba ito o hindi. Ika nga nila, made in China kasi, di ba? Kaya naman mga kaambos, salamat po sa pagsuporta sa ating channel. Ito po ang inyong lingkod at tunay na tagapaghatid ng balita, Ambos News TV.